kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiyat sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Ang ating episode ngayon ay tungkol na naman sa padalang video sa atin kung saan merong malalaking boulders at karamihan sa malalaking boulder ay meron tayong nakikitang legit marker for Yamashita Treasures. Kaya atin yan tatalakayin in a little while. Pero bago pa man yan, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga katiyets. Okay, shoutout tayo sa ating mga giliw na katiyets. Shoutout kay Gilbert QB, kay Kawan Heart TV, Florent T. Agustin. Shoutout din kay Ernesto Manalo, Robert Cabunilas, Jane Sirinio, Pangu Sylvester, Elvin Famaran. Shoutout kay John Michael Samurai, kay Hyacinto Fimia, Peps Gilmar, kay Junior Inciso, kay Ronnie Bacalupos, User XL5YPHZD8Y. Okay. Kay Rico Mausisa, Angelito Capistrano, Rich Dean Sanchez, and lastly, shoutout din kay user JB5WQ, ano bang pangalan ito? Desiderio Lamsin, shoutout yan, Jeffer Makiram, Dennis Pasqua, and lastly kay Gwen Hanna Lumaino. At sa mga hindi napangit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright, magandang buhay sa lahat mga katiyats. Ito ay isang napakagandang video kasi ang napuntahan nila katiyats na lugar ay merong napakalaking malalaking boulders. Giant ang tawag ko dyan, mga giganting boulders na gayan yan. At meron tayong nasipat na legit marker sa lugar na yan. Kaya atin muna pakinggan ang mga sinasabi nila katiyats. Mga madulas ka sir. Madulas yung sinilas. Saan? Kuadre. Nataon eh. Nahulog ang salamenta. Ayan. Ito parang mukha. Ito yung mga bato na yan, dati yan? Oo, oh, dati yan. Yun, nagpukayo kay kami doon sa gilid. Dati yan? Dati yan, walang... walang... parang... parang pinatong ano? Oo, oh, parang pinatong. Ito yung... Oh. Ay, ito. Tapos, ito yung parang dat niya, pero hindi mababaw. Ito, ito. Pa eh. Ano? Ito. Sabi niya. 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 Delikado din pala. Ano yung brand niyo ngayon? Oo, yung Altan. Kani-kani yung nanis tao. Oo, Altan sa tao yung nanis. Oo. Na. Tapos narang height. Ito.
tapos yung heart nandito. Pero itong heart doon din to eh. Ano yung agwat nito? 5 inches. Nasa 8. Nasa 8. 8 meters. Sa likod. Sa likod. Alright mga katiyats, ito yung mga marka sa mga higanting boulder na yan, napakalaki ng mga boulders. At talagang hindi yan natitinag ng kung ilang mga tao ang bubuhat niyan ay talagang hindi yan nabubuhat. At siguro, yan ay nabago lang ang mga posisyon niyan kung merong mga malalakas na lindol. At pwede rin kung may rumaragas ang flash flood, pwedeng mabago ang direksyon. Kaya yun ang mahirap kapag gumulong na ang mga bato na yan. So sa tingin ko naman ay stable ang mga bato na yan kasi napakabigat. At parang hindi kayang anurin ng anumang tubig na dumadaan dyan. Okay, so unang marker na ating nasipat, letter C. Napakaganda ng letter C na ito. Nandiyan ang butas sa baba. Ang ibig sabihin ng C sa treasure codes, okay, ay ang C ay nagrepresenta yan ng bato. At kapag meron siyang dot sa baba niya, ibig sabihin merong bato na parang letter C ang hugis diyan na bato, yung ganyan lang. Nandiyan ang pagkukain niyan ay nasa harapan ng bato. So dito. Ito yung item, yung dot. Okay, so wala sa loob ng bato, nasa baba niya. So pwedeng tinakipan niya ng isang malapad na bato at nasa baba niya ang item. Okay, ito yung mga giveaway treasure, ang letter C. Kaya maganda, pwedeng 2 meters or even 1 meter lamang ang lalim niyan kasi tinakipan lang siya ng malalaking bato. Okay, tingnan natin ang iba. Ito naman, treasure on the spot, treasure below, or even treasure inside the rock. Maraming kahulugan ito. Ang dinobling circle, putting treasure inside the rock, treasure below. Pero meron siyang matulis na parte. Kaya pwedeng i-check nyo ang bato na ito. Yan. Okay, pwede nyong pukpukin yan or tanggalin yung mga nakapatong dyan na boulder. At din hukayin ang kanyang baba kapag merong lupa. Try nyo paghukay hanggang 2 meters lamang. Okay, kasi ito ay treasure on the spot. Ibig sabihin, dyan lang sa palibot niya. Pero sa binigay niya na direksyon, ito, yung matulis ay arrow yan, papunta dito. Okay, so punta tayo sa ibang sign. Ito naman, mga nakaipit na bato na hindi daw yan matatanggal kahit na hatakin mo yan kasi naipit nga ang malaking bato. Hindi natin sigurado kung matagal na yan dyan o bago pa lamang. At baka rin talagang nilagay yan dyan as a marker, signs. Okay, kung nakita natin itong malaking bato sa ibabaw, ay nakapatong siya sa mga boulders. Merong mga boulders. Kaya pwedeng itong malaking bato, pwede yan ang takip. At kung matanggal ito, itong malaking bato, pwede na makuha itong mga boulders dito. Pwedeng matingnan ko na ano ang nasa baba niyan. Kasi itong grupo ng bato na yan, yan ang tinuturo noong heart. Mamaya makita nyo merong heart na nagaganyan na hugis at dyan siya nakaturo. At yung may sign nyo na nagaganon, yun ay letter C na may pointer. At nagsasabi rin siya na check the side of the rock. Ito kasi side of the rock. Ito yung rock. Mamaya atin makita yan. Okay, ito yan. Ito yung rock. Ito yung pointer. Nakaturo pala sa heart. Ang sabi, check the heart. Check the heart direction. Sabi niya sa bato. Pero check the heart direction. Ang heart ay papunta doon dito sa itong grupo
ng mga ito. Ito yung tinuturo ng art. Kaya malaki ang possibility na ito, itong boulder dyan, sa ilalim nito, kapag natanggal yung mga boulder na yan, pwedeng makita nyo ang concrete box. Cemento, cemento yan na tinabunan ng mga bato. Ito, ito nga lang na ay napakalaki. Pwedeng ito yung kanyang trap. Falling rock, ang tinatawag. Fall rock. Pwedeng gugulong ang bato na yan kapag nagalaw itong mga boulders. Kaya ang unang gawin dyan, itong sa itaas ang pwede niyong biyakin yan kahit anong laki pa niyan. Nabibiyak yan using wedge and feather. Yung ganito. Drawing natin. Yan ang kanyang feather. Yung tawag dyan ng iba ay expander. Ito yung kanyang chisel. At meron siyang kapares na mga feather. Feathering metal. Yan. Search nyo lang ang wedge and feather sa Google, ay makita nyo kung saan ma-order yan. Pwedeng ma-order yan sa Amazon, sa Lazada, or even sa eBay. So wedge and feather ang tawag dyan sa ganyang pambiyak ng bato. Ibarina lang, barinahin lang yung malaking bato ng palinya. Linya, katulad dito, linya lang yan, ang barina, and then ilagay dyan ang wedge and feather at pukpukin niya ng maso at nabibiyak. Ang anumang kahit, anumang laking bato, nabibiyak talaga yan, yung expander na yan. Okay, so ito yung bet ko, mga katiyats, na meron talaga sa portion na ito. Kasi yan ang tinuturo nitong, ito, nitong puso. Dyan. At sabi naman dito, nasa gilid daw ng bato ang item ito ng tinuturo niya ay puso. So kung wala dyan na gilid, ay pwedeng dito na gilid. Kasi ito nakaturo dito banda. So pwedeng dito. Okay, last picture na analyze natin. Letter C pa rin ito. Ang letter C lamang na walang dot ay nagsasabi siya na treasure under or treasure inside the rock. So pwedeng sa loob ng bato na ito or sa kanyang baba mismo. So kung nag side view yan, pwedeng dito sa loob or pwedeng sa baba ng bato na yan. Kasi hindi naman gaanong malaki ang bato na ito, maliit lang siya. Pwede yatang mabuhat yan ng apat na tao. So pwedeng nasa loob nito. Giveaway nga, pwedeng 2 bars, 4 bars of gold. At kung wala, sa baba ang test dig, mga katiyat, sa ganyan na side. Okay? So yan lang aking analysis sa inyong padalang video. Legit treasure site yan. Napakaraming treasure sign dyan. Kaya ang aking ma-advise sa inyo, i-check nyo ang mga malalaking bato. Pukpukin nyo yan ng mga maso. At kapag tutunog na hollow, biyakin nyo using wedge and feather. Kasi sa palagay ko, mayroong isang bato dyan na mayroon talagang laman ang loob. Okay, so hanggang dito lang, mga katiyats. Ako'y magpapaalam na. I'll see you on my next treasure marker analysis. Paalam and God bless you all.